Okay, good morning. At basahin po natin ang... Ayun. Sandali lang po ah. Matthew 16:18. Nandiyan na ba? Ayan. Dito na lang po ako magbabasa. At tayo po tayong lahat bilang paggalang sa salita ng Diyos. Ayan. At sinabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Makakaupo na po tayong lahat. Dakilang Diyos na aming Ama, maraming salamat po sa umagang ito na pinagkaloban mo ang iyong lingkod na pagkakataon na mag-share ng iyong salita. Nawa, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ang sumama sa akin, sa aming lahat dito. Maging bukas ang spiritual ear and heart para sa matututunan namin sa umagang ito. Ang karunungan mo, Panginoon, ang lumukob sa iyong lingkod at ang kabutihan mo, Panginoon. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning ulit, patang pangatlong beses na. Una po, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa kabila po ng napaka-busy na schedule ng iyong kapatid, ay talagang binigyan ako ng Diyos. Actually po, ang ginagawa ko lang dito, kapag po ang kapatid ko na andun sa kabilang tahian, dun po ako sa shop nag-aaral, isasara ko yung half. Uuwi ako ng ating gabi kasi yung half, para wala nang dumating, ako na lang yun. Yun lang po yung pagkakataon kong mag-aral ng salita ng Diyos. At pag mag-share ka, para ka palang parang maihamtuhalin tulad ko to sa ano eh. Yung nanganganak, yung panganay, excited ka na may kaba, pero mas nakakanerbiyos pag pangalawa. Yun po mismo nararamdaman ko ngayon. Sobrang nakakakaba. Gusto ko lang pong i-share sa inyo yung ano ang tunay na iglesia ni Kristo. Bilang mananampalataya po, dapat po alam natin ang ating pinanampalatayanan. Sabi nga po, may mga tao na dahil tumanggap na sa Panginoon, may mga ganun silang connotation. Ligtas na ako, okay na. Pwede nang sa bahay na lang ako manampalataya, sa bahay na lang ako mag-pray. Anyway, ang pag-uusap naman between me and my Lord, yun na po yun. Mali pong kaisipan yun. Dapat po may kinabibilangan tayong iglesia. At ang atin pong kinabibilangan iglesia, dapat alam nyo din kung tama ba yung mga itinuturo. Ako po nung una, very skeptical ako kasi Katoliko ako eh, purong-puro mula sa seed ng aming family. Purong Katoliko po kami. Meron kaming sinasamahan sa mga prosesyon kada Biyernes Santo. Kaya po, lahat po talaga, lahat ng sinasabi ng nagsishare sa akin, Kristiyano na ako, talaga pong binabasa ko kung totoong nasa Biblia yan. Kaya po tayo dapat bilang mananampalataya, hindi lang po tayo bilang naligtas ay kampante na tayo. Alamin din po natin. Kasi po maraming grupo po ang nagki-claim na sila ay ligtas, pero saliwa po ang ginagawa. Ano po? Ito po sabi po, ang iglesia, ang meaning ng iglesia ay group of people, assembly, o kalipunan. Sa Griego po ay ito ay eklesia. Ang biblical meaning naman po, kalipunan ng mga mananampalataya or assemblies of God. Sabi po, meron pong, ayan, ano po ang tunay na iglesia ni Kristo? At ano-ano ang mga pamantayan ng tunay na iglesia ni Kristo? Bakit, ang tatanungin nyo, bakit may peke ba? Marami po. Marami po, napapatunayan natin yan. Nasa Senado pa po yan. Napapanood nyo na nagki-claim na sila po ang Kristo sa panahon ngayon. Pero kung mababasa nyo po yung mga patungkol sa taong ito,
Yung mga naunang namundok at ang ginagawa sa mga kabataan ay karuman-duman, pero kiniklaim nila na sila po ay tunay na iglesia. Kaya dapat po tayong maging aware, dapat po tayong maingat at mapagsaliksik doon kung ano yung kinabibilangan nating iglesia ni Kristo. Sabi po dito, dapat ang iglesia ay si Kristo ang bato. Bato. Inisip niyo po ba yun? Kasi sabi po dito sa Matthew 18, si Kristo ang batong patibayan. Pinatunayan po ito ni Pedro sa unang Pedro 2:6. Sabi po dito, sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan, narito aking nilalagay sa Sion ang isang batong panulok sa pangulo, hirang mahalaga, at ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Ibig pong sabihin, kapag sinabi natin si Kristo ang bato at ito'y pinalampalataya natin, hindi po tayo papahiya ng Panginoon. Dahil hindi po katulad ito ng ibang tao na pag sinabing bato, sila ay shaky. Si Kristo ay hindi po. Tunay na pinatunayan niyan, sinabi niyang siya ay bato, siya po ay matibay. Sabi po dito, mayroon pong nagki-claim, sinasabi na si Pedro ang bato. Si Pedro per se yung sinasabi nilang bato, kasi Pedro ang sinabi ng Diyos na sa itatayo ko ang aking Pedro. Ang ibig po kasing sabihin ng Pedro ay bato. Hindi po si Pedro na lingkod ng Diyos. Hindi po, ang ibig pong sabihin ng Pedro ay bato. At sabi, bilang bato ng iglesia ay si Kristo ay matatag at matibay. Siya lang po ang nakitaan natin na hindi nag-fall. Marami pong napakasikat na mga mananampalataya, mga nangunguna ng napakalaking iglesia na bumagsak. Si Kristo lamang po ang napatunayan natin na matibay at matatag. Parang ever ready. Kung kaya't anuman ang masamang layunin ng ibang tao ay hindi magtatagumpay. Ang tunay na iglesia ni Kristo na si Kristo ang bato, si Kristo ang bato at siya'y matibay, hindi po ito minsan man babagsak. Oo, magkakaroon tayo ng problema, pero hindi po ito ibabagsak ng Panginoon. Kasi nga po, siya po ang bato. Ang pangalawa po, ang sabi, ang tunay na iglesia ni Kristo ay si Kristo ang tagapagtayo. Matthew 16:18. Di ko na po babasahin. Sabi po dito, sa ibabaw ng bato ay itatayo ko ang aking iglesia. Tiniyak po ito ni Kristo na sa lahat ng mga sinungaling at mandaraya lamang ang magsasabi at ilalagay ang kanilang sarili sa kapamalaan ni Kristo. Ibig pong sabihin, kapag meron po sa inyong nagsitas na, ito ang tunay na iglesia, ako ang nagtayo nito. Ako ang bato. Ako din ang modern ng anak ng Diyos. Naku po, tumakbo na po kayo sa taong yan. Kasi po, dadalhin po kayo sa impyerno niyan. Wala pong ako. Wala pong ang ikaw. Kundi si Kristo lamang po ang tunay na tagapagtayo ng iglesyang ito. Sabi po sa 1 John 2:18-22, sabi po sa 18, mumunting mga anak, ito ang huling oras. At gaya ng inyong narinig, sa darating na Antikristo,
kahit ngayon ay lumitaw ang maraming antikristo. Kaya nga nalalaman natin na ito na ang huling oras. Isunod, ituloy ko na lang po sa 19. Sila'y nagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin, sapagkat kung sila'y sa atin, ay nagsipagpanatili sa atin, ngunit nangagsilabas upang sila'y mahayag, lahat sila ay hindi sa atin. Oh, normal po yan na wala pong masamang intensyon na itatago. Kung meron pong tayong masamang intensyon sa iglesia, ay nahahayag po iyon. Kasi nga po, ang Panginoon po ang nagtayo nito, siya po ang may-ari nito, at siya po ang designer ng iglesia ni Kristo. Hindi po kung sino mang tao. Makinig po tayo dun sa, lagi matuto po tayong magbasa ng Biblia kung ano po talaga yung kinabibilangan yung iglesia. Huwag po tayong madala dun sa masasarap na salita ng kung sino man. Baka po naaalala ko yung nung laging sinasabi ni Pastor nung bago pa lang siya nagmimisyon, meron siyang grupo na lagi siyang tawag dito, niyayaya magkaroon ng nagpapalitan ng salita ng Diyos. Eh, bago pa lang siya, sabi niya, uuwi ako, bagsak ang yung balikat ko, kasi medyo sobrang gagaling nila. Pero hindi po doon nasusukat iyon. Sabi nga na yung pastor, pinag-aralan ko lahat sila at nung sumunod naming pagkikita, ay hindi na nila ako napataob. So, ganun po tayo dapat. Dapat nating laging iisipin na yung ating pinanampalatayanan, yung ating kinabibilangan, dapat po lagi natin itong tinitignan kung nasa Biblia po ba yung mga pinagsasabi namin. Kasi baka po tanggap lang tayo ng tanggap, maging matalino po tayong tagapagsunod ni Kristo. Kaya nga po tinawag tayo ng Panginoon bilang head, dahil hindi tayo bilang buntot, dahil dapat alam natin kung ano yung pinanampalatayanan natin. Sa pangatlo po, si Kristo ang may-ari ng iglesia. At bilang may-ari po ng iglesia, siya po ang may right of ownership. Para pong isang mayamang tao, marami siyang pag-aari. Kunwari, marami siyang lupain. Siya po ang may dala ng title. Siya po ang may right of ownership doon sa kanyang mga pag-aari. Ang sabi po dito, si Kristo ang tunay na may-ari. Sinabi ng Panginoon, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ang aking iglesia. Akin, hindi po sinabi natin, ninyo, akin. Pero talagang sabihin na natin, malakas ang loob niyang sabihin akin, kasi siya naman po talaga ang tagapagtayo nito. Siya ang my right of ownership. Dahil siya po ang mula sa bato, siya po ang tagapagtayo. Ngayon po, siya naman po ang may-ari ng iglesia. At bilang may-ari, mayroon itong right of possession. Ayon. Dito ay maliwanag at tiyak na sinabi ni Kristo na siya ang may-ari ng iglesia. Sinabi niya na dapat ay sumunod ang iglesia sa saloobin ng iglesia. So, malinaw po sa atin yan. Kapag po may ibinaba sa ating iglesia na pamantayan, black and white, wala pong nasa gray area tayo. Pag sinabing this is bawal, this is bawal. Wala na pong paliwanag doon. Kasi meron naman pong salita ng Diyos na sumususog dyan. Pag sinabing tayo dinidiscourage na manood ng sine, hindi dahil bawal, kundi doon sa lugar mismo ng kinaroroonan mo, maraming nagaganap na kasalanan. O, kung nasa sinehan kayo, binabalak nyo mag-share, aba, namamali po kayo ng lugar. At kung nasa, kunwari, sabi mo, maltatag na akong Kristiyano, punta ako ng beer house. Maraming makasalanan dun eh.
ano po ba yung kinalalagyan nyo? Kadiba? Hindi po kayo nababagay doon. Hindi po tayo nagja-judge. Pero po, ang ibig pong sabihin, ilagay nyo sa lugar. Hindi po kayo pumunta doon, makimingle sa kanino man na alam nating hindi tama. Pero ang sabi nyo, dala nyo naman yung salita ng Diyos. Hindi po tayo dapat nandun. So malino po, maliwanag po ng sinasabi, si Kristo ang may-ari ng iglesia at dapat sumunod ang iglesia sa kalooban ng may-ari ng iglesia. Si Kristo po ang dapat sinusunod natin. At kung tayo po ay nakabilang din naman sa iglesia ni Kristong totoo na kinabibilangan natin sa ngayon, which I know totoong totoo, kaya kung ano man po ang ibinibigay sa atin ng mga guidelines sa ating pananampalataya, sundin po natin bilang miyembro. Dahil ang sabi, si Kristo lamang po ang may right of possession. At si Kristo ang tagapanguna, si Kristo ang bato, at si Kristo ang may-ari. So, sundin po natin kung ano yung panuntunan ng iglesia. Sabi po, ano ang disenyo ng tunay na iglesia ni Kristo? May design pa pala. Sabi, ang disenyo ng tunay na iglesia ni Kristo ay pag-ibig. Sabi po sa John 13:34-35. Ayan. Isang bagong utos ang binigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. Ayan. Iyan po ang iniutos ng Panginoon. Greatest commandment po yan. Parang sa Old Test, napakarami pong mga commandments, di ba? Simula pa sa yung binigay ni Moses na, kay Moses na 10 commandments. Pero ito po yung greatest na sa New Test. Sabi, kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. O di ba, kahit hindi ka ibig si kapatid, ibigin natin. Dahil, sabi nga, lagi kong naiisip, lagi sabi ni Pastor Papa noon, tignan mo yung taong hindi ka ibig. Tapos isipin mo, ano ba ang maganda sa kanyang character? Isipan mo lagi siya ng kung anong magandang character sa kanya, hindi yung siya mismo itself na hindi siya kaibig-ibig. Tignan mo ang kabuuan niya. Meron kang makikintang magandang katangian ng taong to. So may dahilan tayo para mahalin ang taong to. Sinasabi ko rin yan sa sarili ko na may mga hindi kaibig-ibig na tao, iisipin ko na lang ano kaya ang magandang quality nito. Para masunod ko ang salitang to kasi iyan po talaga yung greatest commandment. Magmahalan tayo. Dahil sabi nga sa John, 1 John 4:7-8, kanta yun. Beloved, let us love one another. Hindi ko na po ituloy. Yun po yung greatest love na kasama po sa tunay na iglesia ni Kristo. Yung disenyo ng tunay na iglesia ni Kristo ay pag-ibig. Dapat pag naandito ka sa church, nararamdaman mo pag-ibig, concern ng bawat isa. Kasi nga po, ang naandito po sa church ay kumbaga ay mga patient. Lahat to may pinagdadaanan. Kaya dapat pag naandito po tayo sa tunay na iglesia ng Panginoon, nararamdaman natin yung comfort na galing sa Panginoon, yung love na galing sa Panginoon, at yung pagbibigayan natin, nagaling naman po sa atin yun. Nandito sa church, dapat nararamdaman po natin yun, yung tunay na pagmamahal na galing sa Panginoon. Hindi po, pag nandito tayo sa iglesia, para po tayong napapasok, ayoko makasalubong yun. Ako, galit ako dyan. Huwag pong ganun. Sana maramdaman natin yun. Kaya nga, lagi kong tinanim sa isip ko yan, kahit na
sino pa yung hindi mo kaibig-ibig na tao, yung sinasabi ni Pastor, hanapan mo siya ng magandang quality. Tiyak meron naman yan. Kaya mamamahal mo pa rin siya. Ayon, so much for that. Sabi, sa pag-ibig, nais ng Panginoon na makilala ang iglesia bilang kalipunan ng mga taong alam ang tunay na pag-ibig. Ginaganap at nasisihan, kaya ang sino mang nagsasabi na sila ay kay Kristo ay hindi iniibig ang kapatid, abay sinusuway natin ang Panginoon. Diba? Sabihin natin, bakit? Christian ako ha, pero never kong mapapatawa dyan si sister. Grabe ginawa niyan sa akin pag-aalipusta. Nungka, sabi, nungka. Hindi po totoong Kristiyano tayo pag hindi tayo nagpatawad. Diba? Dahil, yun nga eh, ang disenyo nga po, pag-ibig eh, ng tunay na Kristo na, at tunay na iglesia na kinabibilangan natin. So, paano natin sasabihin na, Lord, salamat sa blessing. Lord, salamat po dahil ako pa'y ligtas. Pero no, ayoko sa kanya. Hindi po talaga, I'm talking to myself. Hindi po talaga magiging totoo ang salita ng Diyos na ang pag-ibig ay kailangang nararamdaman, nagmamanifest sa church. Ayan. Sabi po, ang pag-ibig ang disenyo sapagkat ito'y kumikilos sa kapakinabangan ng iglesia. Kaya nga po, di ba, kapag may pag-ibig, magiging malago ang church. Kasi walang puwang yung sigalot, walang puwang yung chismis. Meron po kasi silang tinatawag na ano daw eh, holy gossip. Wow! Sana pulot yun. Kailangan walang matagpuan sa atin dito sa church na nagkakalat ng mga pangit na gossip. Kasi kailangan mahalin natin siya. Tignan natin kung ano man ang merong mabuting katangian natin siya sa kanya para makita sa atin ang tunay na tagapagsunod ni Kristo. Sabi po, ang pag-ibig ang disenyo sapagkat ito ang sukatan ng banal na pamumuhay. Na sa 1 John 4, 2021 po yan, paki-search nyo na lamang. Sabi po, nakikita sa atin bilang Kristiyano kung may pag-ibig tayo dahil sa ating pamumuhay. Nakikita yon. Ito ay sukatan. Nakikita po sa ating buhay kung meron pong totoong pag-ibig sa atin na nagmumula sa Diyos. Yung kahinahunan natin, yung ating pasensya sa kapatid na hindi mo gusto, dapat gustuhin natin. Okay? Sabi po, ang pag-ibig ang disenyo sapagkat ito ang larawan ng epektibong pangangaral. Di ba ho? Kaya tayo nangangaral ng salita ng Diyos, mahal natin ang mga tao. Gusto rin natin makasama natin sila sa langit. Huwag nating sipain si kapatid o kung sino man para ma, hindi naman sumusunod yung palisay na nga yan dito. Huwag pong ganon. Dapat po makita pa rin sa atin yung pagmamahal, yung pag-ibig na galing kay Kristo. At effective po ito kapag nagsishare tayo ng gospel. Isipin po natin, lahat po ng nakikita natin na unbelievers, sobrang nakakaawa, mapupunta sila sa impyerno. Sila po yung mga helpless na ano na kaluluwa na hindi nakakakilala sa Panginoon. So pag wala po tayong pag-ibig sa kanila, hindi na natin sila i-share ng gospel kasi ligtas na ikaw eh. Ligtas na ako, why? O bakit pa mag-ano titigas ng ulo niyan? Huwag ganon. Kailangan yung pagmamahal natin sa mga taong ito na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, pure. Makita po natin ito na kawawa si kapatid. Kawawa siya kasi hindi niya nakikilala ang Panginoon. So kung bumubukal po ang pagmamahal sa puso niyo, pag-ibig na nagmumula sa Diyos, siguro hindi na tayo magkaroon ng program. Hindi na po na kailangan na sabihin ng pastor, lumabas na kayo, mag-share na kayo ng gospel. Kasi po, mahal na mahal natin ang kaluluwang mapapahamak. Nagbubukal po sa puso natin yung pagmamahal.
Nagusto natin silang maagaw doon sa impyerno. Laging sinasabi, malapit nang pumarito ang Panginoon. Pero parang hindi naman tayo seryoso. Kanina, nag-prophesies na malapit ng Panginoon. Talagang, alam mo yun, parang dapat nagkakaraming na tayo. Naku, yung mga kapatid ko, yung mga kamag-anak ko. Si kapitbahay, hindi ko pa share ng gospel kasi laging sarado ng pinto, katukin natin. Basta sabi nga, ang pag-ibig, ang tawag din eh. Bumubukal, kung ang pag-ibig ang bumubukal sa puso natin, lagi-lagi po nating i-share ang gospel. Kasi po, nakakaawa, ang daming mapapariwara. Sabi, ang pag-ibig, ang disenyo, sapagkat ito ang larawan ng inihalin tulad din ni Kristo ang iglesia bilang asawa. Basahin po natin, saglit lang, Ephesians 5. Ephesians 5:25. Basa. Sabi po dito, 5:25, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Bakit kaya lalaki lang sinabihan niya ito? Dahil mga lalaki ang head ng family at si Kristo ang head natin. At di ho ba, mga misis, tayo pumayag na i-drop ang ating apelyido at palitan ang apelyido ng ating mga lalaki, ng mga ating mga asawa, bilang pag... pagsunod doon sa sinasabi ng Panginoon na mag-submit sa ating asawa. Asawa. Sabi po, inihilan tulad to ng Panginoon bilang asawa. So, di ba, kung bilang asawa tayo inihilan tulad ng Diyos, parang sobrang napaka-intimate ng ating relasyon sa Kanya. And bilang asawa, siguro walang lihim na itong itinatago sa atin. So, ganun din po ang Panginoon. Bilang asawa, ang mga lalaki ay lagi niyang sinasabi na, kayo ang head ng family at bilang head niyo ako, dapat sundin niyo kung ano yung iniutos ko. At dito po ako magtatapos pala, sorry. Sa Ephesians na to, 5:25, na tayo inalan tulad ng Diyos bilang asawa. Mag-wrap up lang po tayo, di ba? Tunay na iglesia ni Kristo, si Kristo ang bato, si Kristo ang tagapagtayo, si Kristo ang may-ari ng iglesia. At ang design ng iglesyang tunay na kinabibilangan ay pag-ibig. And kung pag-ibig ang disenyo, ito'y kumikilos sa kapakinabangan ng iglesia. Ito ay sapagkat ito ay sukatan ng banal na pamumuhay. Ito, pag-ibig ang disenyo sapagkat ito ay larawan ng epektibong pangangaral ng salita ng Diyos. Sabi po, ngayon po sa mundo natin, sobrang maraming tao yung nangangamba, maraming nang greedy, sobrang maraming nawawalan ng pag-asa. Sabi, ang tanging iglesia ng totoong larawan ng pag-ibig ang tatagpo sa mga pangangailangan ng sanlibutan. Tayo po ang pag-asa ng sanlibutan. Kasi hindi naman po nila ang alam ang totoo eh. So tayo pong mga totoong Kristiyano ang pag-asa ng sanlibutan. Pag-asa nila na makilala din ang Diyos. Pag-asa nila na makasama natin sila sa tunay na pananampalataya. Pag-asa ng sanlibutan na mawala yung worries, yung lahat ng
di ho ba, kasi nung hindi pa tayo Kristiyano, ako po ay napaka-warrior. Parang 10 times warrior. Kasi ho, malayo pa, inisip ko na kung anong mga bagay-bagay. And then that, sa isang bagay na yan, marami nagsangasangang problema. Puro po problema na iisip ko noon. Tapos nung bago-bago po akong nakatanggap sa Panginoon, sinasabi, may nagsishare sa akin, Sister Irma, pangit yung warrior. Maaalisin sa iyo yan ng Panginoon. Lahat ng worries mo, aalisin ng Panginoon at papalitan niya ng kagalakan. Iniisip ko po yan, nasa sabi nyo lang siguro yan, kasi maayos ang estado nyo sa buhay. Eh, lagi kong tinitignan po yung sarili ko, yung mirror sight lang na nakikita ko, hindi po talaga, hindi mo pa nakikita yung tunay na ginagawa ng Diyos sa buhay mo. And then, habang tumatagal po, natutunan na natin na ibigay sa Panginoon yung worries natin. Ibigay sa Panginoon lahat po ng pangangailangan natin. Anyways, sabi nga, noon hindi ko po maintindihan ito na sabi, bahala ang Panginoon. This is my last penny in my pocket. Pero bahala ang Panginoon bukas. Hindi ko po maintindihan yun. Bukas ba may kakainin ng mga anak ko? Bukas ba may gatas na iinumin ng anak ko? Talagang inalis po ako ng Panginoon doon. And sabi, inalis, tayo po ang pag-asa ng sanlibutan na huwag mawala yung kasakiman sa katawan. Kasi po, tayo po, ang nature natin, kahit po meron na tayo, hindi po tayo marunong makontento. We want more. Laging ganon. Ganon po ang buhay ng sanlibutan. And kaya po tayo ang pag-asa ng sanlibutan dahil doon sa pag-ibig na nanggagaling sa atin, ma-share natin ang gospel. Makikilala nila ang Panginoon, maaalis natin sila doon sa kalagayan na yon. Di ba greatest love lang talaga ang pwede? Pag-ibig lang talaga po ng Panginoon ang maaari nating panghawakan para magawa natin ang lahat ng to. Sa pagtatapos po, maging mapagmatsyag, watchful po tayo sa ating sa mga taong lumalapit sa atin. Hindi po lahat ng mga nangangaral sa atin, huwag po tayong basta-basta ma-impress kung magaganda ang kanilang mga salita. Lagi po nating tignan kung yung ipinangangaral nila nasa Biblia ba? Kung ipinangangaral nila, kasama ba lagi sarili nila? Kung yung sinasabi nilang iglesia nila, sila lang ang naliligtas. Yung iglesia nila, hindi ka maliligtas kung hindi ka papasok sa iglesia nila. Lagi po nating titignan yan sa mga nag-share sa atin para hindi po tayo maligaw. Meron po kasing isang grupo dyan na sabi, impress na impress yung isang kapatid. Kapatid na to ha. Ang sabi, lahat talaga ng sabi niya nasa Biblia. Kahit ka-philosophuan, sasagutin ka niya from the Bible. Pero out of context po yung mga ginagawa niya. Nag-aano po siya, i-scan-scan lang ba? Oo nga, nasa Bible. Pero hindi po yung full context ng Bible na gustong ipaliwanag. So, maging maingat po tayo. Kung tama pong nasa iglesia na tayo ng tama, wag na po tayong tanggap ng mga na-i-impress. Ang galing talaga ni brother. Pero tingnan po natin, wag na wag po tayong palilin lang dahil ang luwag po ng daan papuntang kamalian, mas masikip po yung tama eh. So, madali tayong ma-deceive pagka tayo masyadong adventurous. Bible-based na lang po tayo kung ano pong nasa Biblia. Simplihan lang natin. Huwag na tayong maghanap ng iba pang meaning. Iyan na po yan. Mga simpleng tao din po, karaniwan ang sumulat niyan. Pero kinasihan po ng banal na spirito. Magandang umaga.